of that river, that is leading its channels to the church, and carrying its shed and gardens across, we invite our own steps of our land to be one, and in its force of the power, and that God should make it to be kingdom of heaven, to the merits of our Lord Jesus Christ. By your intense love for man's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining sun of your Christian detachment from worldly and material pleasures, that may you deal with what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of speak poverty as a means to attain your holiness and make friendship with God. We implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, we have given to the world of our vision, apostle of the divinity, Saint Martin, for us. Guide us to your example and strengthen us through his intercession. In our efforts to conform our hearts, to have all heart and crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Say, Martin, the words, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hearts for you with great confidence in your goodness and power. The way you are received from God. A reading from the letter of St. James. You rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted. Your fine wardrobe has grown moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion shall be a testimony against you. It will devour your flesh like a fire. See what you have stored up for yourselves against the last days. Hear, cry aloud, are the wages you withheld from the farmlands who harvested your fields. The shouts of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You live in wanton luxury on the earth. You fatten yourselves for the day of slaughter. You condemn, even kill, the just man. He does not resist you. The word of the Lord. Thanks be to God. Into the nether world. That is their shepherd,
and the upright hold over me. God will redeem them from the power of the netherworld by receiving me. With both, with
If your eye is your downfall, tear it down. Better for you to enter the kingdom of God with one eye than to be drawn with both eyes into Gehenna. Where the world dies now and the fire is never extinguished. Everyone will be salted with fire. Salt is excellent in its place. But if salt becomes useless, how can you reason it? How can you season it? Keep salt in your hearts and you will be at peace with one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We condemn, even kill, the just man. Ito po yung unang ipinayo po natin sa unang pagbasa sa aklat ng Apostol Santiago. Bagay po ng panginilay ng usahan ay hindi lamang po ipinamahayag pangyayari kay Jesus ay hindi lamang po isang pangyayari laban sa pananampalataya ng Kristiyano. Ngunit isang patinos laban sa sangkatauhan. You condemn, even kill the just man. At yun ay naluwanag na nangyari kay Jesus. At maliwanag po na kung saan ay pinapaalala na hindi makatarumang pangyayari sa daigdig na ito ay nagagalap. Na pinabal, hinahayaan na maging babala na pa sa ngayon po kay Santiago. Well, maraming mga bagay na kung saan ay ipinaalala na dapat na pag-ingatan sa pahayag ni Santiago na kinakailangan natin na maging bahagi po ng ating pagkilos daigdig na ito. So, kasama na rin po rito yung pagiging makatarungan sa pagsasahod. By allow are the wages withhold from the plowman's harvest of the fields. Patuloy mo na paanyaya na hindi na maayaw ni po sa Ebanghelyo na huwag maging sanhi ng pagkakasala. Pero ipinapalala mo ng pumikapal na kung saan ay may bigay din po natin yung hindi ng katarungan. At isa rin po hamon kasi sabi nga po natin pag pinag-usapan natin yung sahod, naalala na po tuloy yung mismo sekretaryo natin ay binibili natin ay wala doon sa talagang pinaka-minimum wages. Pero bahagi pa rin ng pagkilos, gano'n ko
course, hindi naman ako si tayo commercial establishment. Pero naging bahagi mo ng pagdugon na kung isa't mahirap magpahayaw na kinakailangan natin na magiging makakaruman pero hindi rin namin mismo na ibibigay yung naging bahagi mo ng kataruman kung isa't ay ano nga mong sabi ay mas nagiging kapag ano mo nang nangyayari ay mas nagiging makakristyano pa yung sino mang nagpapasakot ng tama. Kaya ito rin po yung awan. Well, of course, maging kasi pagkabasa o ay pasin po sa nang gagaling sa isang bayanan. Hindi, panalangin natin. Isa rin yung malaking amon na ang sekretaryo ng parokya ay hindi tumatanggap ng sapat na sahod. Kasi kulang yung ating pondo. Pero maging dapat din naman na maging bahagi yun ang ating paninilay. Na mahirap magpahayag ng lungkos sa katarungan kung hindi mismo natin ginagawa na paraan. Masala rin po, isa pa rin natin sa ating pangalaman. Sara rin po ay maging tugon. So, siguro po ay ito rin po ay sumasakay sa isang patuloy na amon na mapahalagahan din po natin yung pagkilos ng parokya na sana rin po ay makita rin po natin yung pagtugon sa pangailangan kasi dito lang naman tayo kumukuha sa ibinibigay ng tao. Wala naman tayong may ibinibigay na hindi nang galing sa inyo. Pero isa inyo sa ipinapanalangin natin kasi untusin po ay we're only giving up. Alam naman natin yung talagang minimum wage ng isang employee. Wala pangagatan tayo sa kalahati. Pag pinag-usapan natin yung sekretaryo. Pero yun, kasi yun po yung pinahayag ko sa sulat ng isang tiyan na here right below are the wages you withhold from the farmer who harvested your field. The shout of the harvester have reached the ears of the Lord of hosts. Well, yung po kanyang dito nakalagay na, you live in one doxery of the earth. Yung parting was on the day of slaughter. So, kaya po, ito rin po yung patuloy na amo na ipinabahagi mo natin. Na, maging pagtugon. Huwag mo natin panginayangan yung sahod na ipinibigay natin sa mga taong maglilingkod sa atin kasi yun yung kanilang karapatan. At nawa po, hindi rin natin ito na lang, maibigay natin yung nararapat na para sa kanila. At bahagi rin mo na patuloy natin tugunan yung ganitong klase ng pagkaunawa.
lalong-lalo na ako, no? Sa patuloy ng nating panalangin sa mga kapatid natin na may mga karamdaman sa araw na ito. Patuloy natin ang dinadasal ang kanilang kagalingan. So, bagaman po yung araw ng Huwebes, yung ating pong araw ng pagninilay at pag ngayon pong buwan ng Mayo, yung pong ating video na ginagawa ng 7 to 7, hindi po na ito. Pero sama-sama natin ilulog ang pagkataon na ito para lalo na sa mga kapatid natin na mga may sakit na nawaroy yung kanilang sakit ay hindi magiging sanhin ng kanilang pagkakasala. Si Kuminsan na po ay hindi lamang po yung mga bagay na nasa atin na ipinagkaloob ng Diyos ang naging sanhin ng aming pagkakasala katulad po ng ipinahayag sa ibang medyo yung mata, yung kamay, yung paa. Kuminsan din po ay yung mga karamdaman ay naging sanhin ng ating pagkakasala ay inilog namin sa harapan ng pong may kapal. Na ito, ano po yung bahagi ko natin ng ating pagdarasal, ay huwag natin naman tutukan para magaluhin tayo sa mga karamdaman. Hindi na po yun. Pero hindi na ipanalangin natin na nawa po yung ating mga karamdaman at pagkatawan ay hindi rin po sana maging dahilan na tayo ay mamunta sa impyerno. Nanawarin po ay kahit na po yung ating mga kaya po tayo nagkarasal kapag araw ng Huwebes ay katulad po ng nakita po ni San Martin de Porres na yung kanyang pangalaga sa mga miskin will lead us to heaven. Yung kasi yung pinakita ni San Martin de Porres na yung kanyang pangalaga sa mga isapit ay ito. Hindi lamang po para pangalagaan yung isapit. Ngunit para na yung isapit ay makarating sa langit. Yung mga nangangalaga ay makarating din sa langit. So, ano nga huwag natin nalimutan na yung kapangyarihan na ibinigay ng mga ni Kristo sa mga apostol. Eric ay para din na makilala na siya ang tagapagligtas. Kung tutusin nga po ay kasama ko sa pangarap na kung saan ay yung pagpagaling sa mga may karamdaman. Na dapat yan ang lahat ay bumubo sa tugon sa lahat. Hindi na tinatawag kong kaparusahan pa lang katapusan. Ngunit, sa kaligayahan, walang hanggan. Kaya po, ito yung ating pinagdarasal. Makita natin yung kapangalan sa pangalan sa mga misakit. At yung kamalaran na pwedeng makabit ng tao sa kanyang sa gitna ng kanyang karamdaman. At yun po, ay makita rin po natin doon pa mismo nagsisimula na po yung pag-iinom. Kasi yun po yung kaharian ng dami. Yung walang anong mag-uri ng karamdaman. At sa ganitong klase ng paninigay, sama-sama din yung tulog sa harapan ng pong sa pamagitan ng kasama si San Martin de Porres sa pag-awit
nakita niyo. Oh.
Thank you.
Father in heaven, through His only anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When rejected, afford our soul. And when alone, assure us the support of your holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen. As we celebrate your mission, O Lord, with the observance of this new Jew.